Dahil maraming pagbabagong nangyayari sa katawan ng buntis, minsan mahirap malaman kung alin ang normal na bahagi ng proseso at alin ang dapat na ikonsulta sa doktor. Pwedeng mas mapanganib ang pagbubuntis at panganganak ng mga babae na may anuman sa mga problemang pag-uusapan natin ngayon. Dapat pagplanuhan kung sila ay manganganak sa health center o sa ospital at kailangan nila ng mga prenatal check-up habang buntis. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga sintomas ng maselang pagbubuntis at iba pang hindi karaniwan na sintomas ng mga buntis. Let's start! Pananakit ng puson. Ang madalas na pananakit ng puson o tiyan habang nagdadalang tao ay hindi normal. Ang matindi at tuloy-tuloy na pananakit sa unang tatlong buwan ay pwedeng dahil sa ectopic pregnancy. Ito ay ang kondisyon kung saan sa labas ng matris o uterus na fertilize ang egg. 90% ng kaso na ito ay sa fallopian tube na implant o na-fertilize ang egg. Kapag lumaki pa ang pagbubuntis, maaaring mag-collapse ang tubo at magkaroon ng bleeding. Ito ay lubhang delikado. Ang matinding sakit at may kasamang pamumulikat naman na padating-dating sa unang 6 na buwan ay isang sintomas ng nagbabadyang maagang paglabas ng baby o yung tinatawag sa atin na makunan. Ang matindi at tuloy-tuloy na pagsakit ay posible din na nakakalas o humihiwalay ang inunan o placenta mula sa matris. Lahat ng ito ay nangangailangan ng agarang lunas, kaya dapat pumunta agad sa doktor. Pamamanas at panlalabo ng mga mata. Normal sa buntis ang kaunting pamamanas sa paa, pero posibleng may eclampsia ka kung manas na ang kamay at mukha. Lalo na kung kasabay na masakit ang ulo, nanlalabo ang paningin, o nananakit ang tiyan. Pwedeng magkonvulsyon ka dahil sa eclampsia. Kung nakakaramdam ka ng mga ito, magpasukat sa presyon ng dugo. Pumunta sa health center o sa pinakamalapit na ospital. Sobrang paghihina o pagkapagod. Kung may sobrang paghihina o pagod ka, baka anemic ka. Mas malamang duguin ng malubha pagkapanganak ang mga babaeng sobrang anemic o yung mababa ang pulang dugo. Kaya't dapat ay may sapat kang iron sa iyong katawan. Tiyakin na may pagkaing sagana sa iron tulad ng karne, isda, manok, itlog at mga gulay na berde at madahon. Uminom ka rin ng iron supplements. Mali ang posisyon ng sanggol. Kapag nauuna sa paglabas ang pang-ibaba ng sanggol kung tawagin ay suhi o breech sa simula ng paglabor, pwedeng mas mahirap ang pagsilang. Kung pahalang ang pwesto ng sanggol sa simula ng labor, hindi ito maisisilang nang walang operasyon. Sa huling buwan ng pagbubuntis, posibleng mabago ang posisyon ng sanggol. Humiga sa ganitong posisyon sa loob ng 10 minuto, 2 beses bawat araw. Mataas na blood sugar at diabetes. Madalas maging sanhi ito ng malubhang problema sa nanay at anak. Pwedeng magkaproblema ang sanggol bago isilang o lumaki masyado at magbara sa buto ng balakang. Mas mabuti na kung ikaw ay diabetic, regular ka na magpakonsulta sa iyong doktor. May edad na nagdadalang tao. Kung may edad na ang nagdadalang tao at marami nang naisilang, madalas mahaba at mahirap ang paglabor at matindi rin ang pagdurugo pagkapanganak. Kaya mahalaga ang pagpapacheck up sa OBGY sa buong buwan ng pagdadalang tao para masiguro ang kaligtasan ni buntis at ni baby. Ang nanay ay mas bata sa 17 years old. Ang mga nanay na mas bata sa 17 ay mas mataas ang tsansang magka-eclampsia. Mahaba't mahirap na paglilabor, premature na anak, at pagbara ng sanggol sa pagsilang na makakasira sa pantog, puwerta, at matris. Kaya't dapat alaga ng isang OB ang mga buntis na bata. Dati nang nagkaproblema sa pagbubuntis.
Ang mga babae na nagkaproblema sa nakaraang pagbubuntis tulad ng kumbulsyon, cesarean na panganak, malubhang pagdurugo, sobrang aga o sobrang liit na sanggol at iba pa ay hindi malayo na magkaproblema rin sa susunod na pagbubuntis at pagsilang. Mas mapapaunti naman ang risk ng problema kung laging nagpapakonsulta sa doktor. Kaya mahalaga ang regular na pagbisita sa OB para ma-manage ang pagbubuntis ng mas mabuti at mas maayos. Makating balat. Ang balat ng isang buntis ay nag-e-expand, lalo na sa kanyang tiyan, kaya ito ay nangangati. Sa kaso ng ilan, nangangati ang buong katawan habang sila ay nagbubuntis. Mayroon din na nakaranasang maligo ng 3 beses sa isang araw dahil sa sobrang kati ng katawan. Minsan, ang pangangati ay sinasamahan din ng mga pantal. Ito ay isang kondisyon na tinatawag na pruritic or urticarial papules and plaques of pregnancy. At maaaring magreseta ang iyong doktor ng mga gamot upang maibsan ang pangangati. Dumadaming tigyawat at pantal. Mahirap sabihin kung bakit ang ilang mga buntis ay nakakaranas ng matinding acne sa kanilang mukha na umaabot din kahit na sa kanilang mga likuran. Habang ang ilan ay nakaranas naman ng kabaliktaran, mas kuminis pa ang kanilang mukha at balat. Ang ilang mga ina ay nagkaroon ng psoriasis, isang kondisyon sa balat na nagdudulot ng pangangati. Minsan pa ay nagdudulot ito ng painful scales o di kaya ay red patches sa balat. Ayon sa mga nanay na nakaranas nito, kusa ring nawala ito habang sila ay buntis, ngunit bumalik naman matapos silang manganak. Sobrang sakit ng balakang. Ang ilang mga ina ay nagsabi na ang kanilang mga pelvic bones o balakang ay napakasakit na minsan parang pinaghihiwalay. Maraming mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng discomfort sa balakang. Pwedeng dahil sa bigat ng tiyan na dinadala. Pwede din dahil sa maling posisyon ng pagkilos. Ang ginagawa ng ilan ay nagsusuot sila ng isang support belt 24/7 upang maingat na makalakad sa paligid at makagalaw. Pangangasim ng sikmura. Ang ilang nagdadalang tao ay nakakaranas ng matinding gastroesophageal reflux disease o yung tinatawag na acid reflux. Sa sobrang sakit, pwedeng mahirapang makatulog at hindi na makakilos ng maayos. Pinapayuhan ang mga buntis na nakakaranas nito na magpatingin agad sa doktor para maresetahan ng tamang gamot. Narito pa ang ibang sintomas ng buntis na hindi common, ngunit kailangang bantayan kung lumala. Masasamang panaginip. May mga ilang buntis na maaaring makaranas ng masamang panaginip at ito ay maaaring madalas. Ang numero unong dahilan nito ay dahil sa hormones. Mas madalas makapanaginip ng masasamang panaginip ang mga buntis. Kaya't kung ito ay nakakaranasan mo ng madalas, isipin na ito ay dahil sa pagbabago ng iyong hormones. Sobrang pagpapawis. Kung napapansin mo naman na mas madalas kang pagpawisan, ito rin ay dahil sa pagbabago ng hormones. Minsan din ay mapapansin mo na nag-iiba ang iyong singaw o amoy ng katawan. Pagtubo ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan. Magugulat ka na lang minsan na tinutubuan ka na ng buhok sa tiyan, sa baba, sa iba pang parte ng katawan na hindi naman dati tinutubuan. Huwag masyadong mag-alala dahil ito ay dahil sa hormonal changes. Hindi naman ito makakaapekto sa iyo at ni baby. Maraming ina ang nakaka-experience ng iba't ibang discomforts dahil sa kanilang pagdadalang tao. Karamihan sa mga pregnancy symptoms na ito ay dahil sa hormones. Kung ang mga sintomas ay hindi naman nakakasama sa bata, kalimitay tinitiis na lamang ng mga ina ang sakit. May ilang hindi rin komportable na uminom ng gamot, sa takot na maaring may maging epekto ito sa baby. Ang pagbabantay sa pagbubuntis ay hindi naman magkakapareho sa bawat pasyente. Kailangan ng maayos na pagkonsulta, kahandaan ng sarili
at suporta ng pamilya para maging maayos ang kalabasan ng pagbubuntis at upang maging malusog at ligtas, pareho ang ina at ang sanggol. Kung mayroon kang tanong tungkol sa pregnancy symptoms, laging unang pagtanungan ang iyong OB. Nawa ay maging safe and healthy ang iyong pagbubuntis. At sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. If you want more videos like this, please subscribe to our channel. Thank you for watching and have a safe pregnancy.